Bago natin tirahin ng napakainit at maangas na video na to, hambalusin mo muna ang like at subscribe button para lalo pa akong ganaan. Nagkakaproblema ka na kalimutan ng ex mo. Actually, hindi mo nga magawang tanggalin na yung ex mo sa utak mo, right? Time to time, lagi mo siyang iniisip. Minuto, kada segundo, nasa loob siya ng pag-iisip mo, okay? Naalala mo yung mga memories ninyo, naalala mo yung mga times na magkasama kayo, naalala mo yung mga bagay na ginawa ninyo, mga pagkain na pinagsaluhan ninyo, naalala mo nung mga araw na sinasabi niyang mahal ka niya, naalala mo nung araw na sinabi niya o lagi niyang sinasabi na hindi ka niya iiwan, right? Well, okay lang yan, natural lang yan, normal lang yan para sa isang tao. Dahil syempre, kayo ay nagsama ng tao na ito, siya ay minsan naging special sa'yo, at ikaw ay minsan ding naging special sa kanya, at ipinakita at pinaramdam niya ito sa'yo. Kaya nga, ngayon, ang utak mo ay addict na addict o naghahanap at naghahabol dyan sa babae na yan o lalaki na yan na yung maging ka-partner noon. Dahil nga, o yung ex ba? Yung ex. Dahil nga noon ay binigyan ka nito ng isang napakasarap at napakasayang pakiramdam, right? Nitong tao na to, right? Kaya nga ngayon, ikaw ay halos maulul-ulul na, mabaliw-baliw na, hindi makakain ng tama, right? Nakatipong ang sarap-sarap naman ng ulam, pero nagtataka ka bakit ka nalunok, hindi ganun ka linamnam, right? Hindi mo nga malunok, right? Tapos hindi ka makatulog ng maayos, yung mood mo palaging hindi maganda, right? Palaging bagsak, para bang dilim-dilim ng panahon, di ba? Parang dilim-dilim ng paligid ng mundo mo, walang kasakutan sa bagay na dinadanas mo ngayon, right? Naiintindihan ko yan. Nagdaan ako dyan, okay? Mahirap talaga yan, lalo na kung wala kang alam na sagot. Lalo na kung hindi mo alam kung ano ang dinadanas mo sa mga oras na to, right? At lalo na kung wala ako, okay? Okay, so, yeah. Ngayon, mag-uusapan natin ang bagay na to kung paano mo magagawa na mabawasan ang pag-iisip mo sa iyong ex, okay? Dahil ang maramdaman at maisip mo ex mo araw-araw na ibibigay sa inyo ng Diyos ay normal, okay? Lalo na kung kayo ay nasa first hanggang third month ng relationship o ng breakup ninyo. Okay, natural 'yan. Dahil nga nasanay ka diyan, dahil yung mga oras na magkasama kayo ang nai-release na chemical nitong tao na to sa iyong utak ay dopamine. Okay, ang dopamine ay isang chemical na nai-release din ng droga kapag nagte-take tayo niyan at kapag nagte-take ang tao. Okay, hindi ako kasama diyan. Dati. Okay. Well, yeah, I don't do drugs. Well, yeah. Yan na ibibigay sa atin 'yan. Okay, na i-release niyan yung dopamine sa utak natin. At yung dopamine na yan, yan yung feel-good chemical na nagbibigay sa atin ng saya, nagbibigay sa atin ng gaan ng loob. Kaya nga pagkasama natin yung tao na yan, tayo ay, o yung ex natin, tayo ay halos ibigay na natin ng lahat. Mundo, oras mo, atensyon, lahat-lahat ibibigay mo, right? Para lang mapasaya mo yung tao na yon. Dahil nga para sa'yo, kapag masaya siya, masaya ka. Kasi nga, kapag nandyan siya, nakakaramdam ka ng ligaya dahil nga sa dopamine release. Okay, hindi naman dahil mismo yun dun sa tao na yon. Kaya nangyayari yan ay dahil dun sa naibibigay ng tao na yon. Okay, so ibig sabihin nun,
yung ang rason kung bakit ka nagkakaganyan o bakit ka naghahabol, eh hindi naman talaga dun sa tao ka naghahabol. Okay? Ikaw ay naghahabol sa relasyon. Kasi yung relasyon na yon, binigyan ka nung ganong klaseng pakiramdam. Okay? Kaya ngayon, ikaw na siyempre walang alam at hindi mo nga, hindi mo napapansin na kaya ka pala nagkakaganyan eh dahil addict na addict ka na sa ex mo. Okay? Siyempre, ang para sa iyo, lahat ng nangyayari eh parang walang solusyon. Walang kasagutan. 'Di ba? Dahil siyempre hindi naman tinuro sa atin sa school. Right? Hindi naman 'to tinuro sa atin ng mga magulang natin. Walang taong nagturo sa atin ng bagay na 'to. Kaya imposibleng malaman natin kung paano sasagutin 'to. Kaya nga ito ay isang napakahirap na bagay na solusyunan. Okay? Kung wala akong alam. Okay? But since nandito na si boss, ha? Nandito na si boss, bibigyan ko kayo ng mga kasagutan, okay? At mga mabibisang solusyon kung paano mo magagawang mapabilis ang pag-move on mo at higit sa lahat. Matanggal mo kahit papano o mabawasan mo kahit papano ang sakit na nararamdaman, pagdadaanan, at naramdaman at pagdadaanan at ang ang mga memories na naiisip mo about sa ex mo or even yung ex mo, okay? At ang way dyan, bago ko muna sabihin sa inyo kung ano yung way na yon, let you know that kung ano man yung whatever it is that you are experiencing at the moment, it is normal, okay? Lahat ng tao, all human beings in this world have experienced that, okay? Are experiencing it, okay? So, you don't worry about it, you're not alone, okay? Even me, I experienced that before. So, the reason why I'm here now is to, let you know about it. So, okay, so it's okay, alright? It's normal. And for you to be able to, para ikaw ay makapag-move on, o para unti-unting mabawasan yung nararamdaman mo, o malagpasan mo yung dinadanas mo, wala kayong ibang gagawin sa ngayon kundi hayaan lang yan because it will need time, okay, to lessen the pain, pati yung pag-iisip mo sa ex mo, okay, dahil strong emotions yung pinagsaluhan nyo, okay, naniwala ka na habang buhay yun, okay, naniwala ka doon sa mga sinasabi niya ng mga oras, hindi ako mawawala sa'yo, mahal na mahal kita, huwag kang mag-alala, you're my only baby love, diba? We're so done with that bitch, right? We're done with that shit, right? Okay, so yeah, that's it. So you have to accept, okay? Accept na talagang magtatagal to, okay? It will take time, okay? Pero kung magagawa mo na i-accept sa sarili mo ang katotohanan na tapos na kayo, okay? At maaring meron na siyang mahal na iba, okay? Makakabawas mo sa nararamdaman mo. Okay, yan yung unang gagawin mo. Okay? At pangalawa, kailangan mong maghanap ng mapaglilibangan mo. Okay? Lumabas ka, mag-park ka, mag-date ka, alam ko ngayong COVID-19, medyo mahirap to, pero kung ano yung mga bagay na tinuturo ko sa inyo madalas, tulad niyang pag-bar, lumabas ka, sumama ka sa mga kaibigan mo, meet mo ulit yung mga family mo o yung mga kapamilya mo, yung mga friends mo, mag-gather kayo, basta enjoy yung buhay mo, okay? Dahil di mo alam, baka pwedeng may makilala ka rin na best o mas much better kaysa sa ex mo kung lalabas ka ngayon, okay? Kaysa yung nagmumukmuk ka lang dyan, nag-iiyak ka, isip ka ng isip sa kanya habang yung ex mo palayo na ng palayo, okay? Kaya importante na nakanukunta ka. By the way, yan pala ang pinakaunang dapat mong gawin. Okay? Kailangan mag-no contact ka muna. Make sure na hindi ka nakaka-connect sa kanya or watch my video about radio silence kung paano i-apply yun. Okay? Gawin mo yan. Okay? Tapos habang naka-no contact ka, radio silence ka, nag-uusap ng ex mo, gawin mo itong mga pinapayo ko sa'yo ngayon para magkaroon ka ng moving on mindset o para magawa mo yung moving on mindset mo para may apply mo yan. Okay? So, mag-enjoy ka. Mag-workout ka, workout, para yan ma-feel good ka, okay? At saka, para hindi mo pabayaan yung itsura mo dahil importante yung kumpiyansa, guys. Ang kumpiyansa bumabagsak pagkatapos ng breakup, okay?
Yan nga lang ang isang bagay na kayang-kaya ko nang i-handle. Putang ina, i-break ka ba naman ng isang ng paulit-ulit ng bata ko. Pero siyempre, di ba, master mo talaga yung mga, di ba, yung mga pros and cons, yung mga ins and outs, yung mga bagay na kailangan mo intindihan sa breakup. Kaya sinishare ko na sa inyo, okay? So, yun, mag-workout kayo. Workout, kailangan mabalik yung kumpiyansa, magpaganda, magpagwapo, bumili ng mga bagong gamit, okay? Itapon yung mga gamit na magpapaalala sa kanya or itago kung gusto niyo or ibenta niyo. Benta niyo sa putang ina ng internet, di ba? Sa marketplace. Okay, tapos yung mga pictures niya, lahat ng mga pwede magpaalala sa inyo at huwag na huwag kayong sisilip sa Facebook account o sa social media account niya, okay? Basta tanggalin niyo lahat na magpapaalala sa kanya. Okay, dahil magti-trigger yan ng emotion sa inyo. Dahil tandaan niyo na in love ang utak mo at puso mo sa babae o lalaki na yan. Kailangan lumayo ka dyan. Dahil ang utak mo ay addict na addict dyan. Kaya hinahabol-habol niya yan. Okay? Tandaan mo. Kaya ka lang naman ganyan ngayon sa ex mo kasi hiniwalayan ka niya. Pero alam mo sa sarili mo na maraming beses na rin na gusto mo siyang hiwalayan noon. Hindi mo lang tinuloy. Okay? Bakit? Alam natin pareho yan. Dahil maraming bagay na ayaw mo sa kanya. At sigurado ka na hindi kayo magkakasundo dun. Kaya nga, noon naisip mo na rin makipag-break, hindi lang natuloy. Kumbaga, itong nangyari sa'yo na to, favor na yan, ginawa ng ex mo. Kumbaga siya na nag-execute. Kaso nga lang, hindi mo matanggap kasi wala ka pang, hindi pa buo yung decision mo. O hindi pa buo yung loob mo. Kumbaga, nagulat ka, hindi mo in-expect to, okay? Kaso nangyari ngayon. Pero tandaan mo, gusto mo rin naman to gawin noon. Kaya ka lang ganyan ngayon kasi naghahabol ka. Kasi nga, ang reason kung bakit ka naghahabol sa kanya dahil siya yung source of joy, source of security, o source of kung ano man yung mga bagay na binibigay niya sa'yo. Mga bagay din na ibibigay sa'yo ng nanay mo nung bata ka. Okay? Kaya nga, di ba, pag umaalis ang nanay mo, humahabol ka sa kanya. Okay? Ganyan ang human psychology. Hayaan mo lang maranasan mo yung pain na yan, i-enjoy mo lang yung journey. Okay? Dahil oras ang magdidikta kung kailan mawawala yan. Araw-araw, buwan, linggo-linggo, buwan-buwan, nagbabago ang feelings ng tao. Okay? Hayaan mo lang. At kung gusto mo naman siya ibalik, nasa yan, ang kailangan mo lang gawin, sundin pa rin yung no contact rule ko at saka yung radio silence strategy ko. By the way, yung radio silence na yan, well, maraming gumagawa niyan even sa ibang bansa. Okay? Pero yung radio silence na yan, custom made ko yan. Okay? Ako mismo ang gumawa niyan. Personalized ko yan. Kaya kahit compare niyan sa iba, iba yan. Okay? Ginawa ko talaga yan dahil ako gumagawa. Yan yung strategy na ginagamit ko dati. Nung time na nakikipag-relasyon pa ako. Okay? So, yan lang gagawin mo. Gawin mo yung dalawang yan. I-combine mo. Mag-workout ka. Wag na wag ka pala makikinig ng love song at saka mga manood ng mga romantic movies, dahil pag pinanood mo yung mga yan, bibigyan ka niyan ng negative energy, which is yung mga emotions mo. Mapipigana naman yan kasi na magti-trigger doon, okay? Alam ko, maraming mga sikat na love stories ngayon. Nakikita ako sa Facebook, nakikita ako sa kung saan-saan, sa internet. Kaya wag na wag kayo manonood niyan. Alam ko, sobrang tempting, pero wag niyong gagawin. Hindi makakatulong sa inyo yan. Tandaan nyo na addict kayo dun. At pag binigyan kayo ng memories na naman nun, o let's say, ikaw pa mismo ang bibigay ng memories mo noon, maniwala ka sa akin, babalik ka na naman sa dati. Mahihirapan ka na naman, okay? Kaya makinig ka sa akin, huwag mong gawin yan. Tapos, workout ka and yung purpose mo. Okay, dito kayo hirap na hirap. Dito, maraming sumasablay pagdating sa purpose kasi walang naniniwala na effective to. Sabi ko sa inyo, hanapin ninyo ang purpose ninyo. Okay? Bakit? Dahil kaya nga ganyan ka at di mo makalimutan yung ex mo. Hirap na hirap ka tuloy mag-move on kasi nga, ang dami mong oras sa isang araw na wala kang ginagawa. Kahit na may trabaho ka pa, bakit lahat ba ng araw na yun? Sakop ba ng trabaho mo yun? Na? Kahit yung hobby mo, sakop ba yun yung buong araw mo na yun? Hindi, di ba? O meron ko pa rin mga oras, di ba? Mga oras na libre ka, na wala kang ginagawa, na malamang nagsiselfone ka o nag-EML ka, yun ngayon, yung oras na naiisip mo yung ex mo. Bakit?
dahil yung, ginagawa mo na yon, hindi ka naman ganun ka-passionate doon at hindi ka naman din kumikita ng malaking reward. Kaya ngayon, pagka ginagawa mo na yung bagay na yon at namimiss mo na naman yung ex mo, hindi mo mapigilan, hindi mo makontra. Bakit? Dahil hindi naman yun yung purpose na pinapahanap ko sa inyo. At meron akong pinapahanap sa inyong mas maayos. Diba? Yung talagang yung tama, yung talagang makakatulong sa inyo. Okay? Ano ba ang purpose? Uulitin ko kung ano yung bagay na meron ka, na lamang mo sa iba, gamitin mo yon para maging let's say, passion mo o hobby mo, na kung saan pwede mo i-boost yung passion mo at makukompensate ka balang araw. Parang itong ginagawa ko, dahil meron akong talent magsalita, meron akong talent na gawin ang mga bagay na to, ginagawa ko rin sa inyo. Ito, dito ako nag-take advantage because this shit right here will give me financial freedom. Financial freedom in the future. Financial freedom. Alam mo ba, kahit tulog ako, kumikita to, itong YouTube ko na to, kumikita yan. Pati mga ibang businesses ko, kumikita yon. Yun, pag nakahanap ka ng ganung klaseng source of income, secure na ang kinabukasan mo. At higit sa lahat, maiintindihan mo pa kung gaano kaka-importante sa mundo. Kaya hindi mo nakakailanganin pa ng external validation. Kaya ka lang naman ganyan ngayon kasi nga bumagsak ang kumpiyansa mo dahil iniwan ka. At kahit ang rason lang naman kung bakit iniwan ka kasi nagpabaya ka sa sarili mo. Puro siya nang siyang inintindi mo. Kaya ngayon, ang baba na ng tingin niya sa'yo at mas gusto pa na maghabol sa kanya. Diba? Ano mangyayari kung gagawin mo yun? Diba? Di mas lalo mo lang sinira yung chances mo. Kaya dapat unahin mo yung mga dapat mong unahin katulad ng grind at purpose mo para balang araw pag kinonta ka ng ex mo, nag-improve ka. Diba? Para pag nagkita kayo, marire-attract mo siya. Okay? Pero kung moving on lang din ang gusto mo lang makakalimot sa ex mo, napakadali lang ng gagawin mo. Gawin mo lang din yung mga sinabi ko. Uulit-ulitin mo lang yun. Kapala, mag-diet kayo. Importante yun. Dahil nakakaramdam kayo ng anxiety, di ba? Nakakaramdam kayo ng bigat ng katawan dahil yan sa hormones nyo. Kaya importante ang diet. Gulay, prutas, less cholesterol. Yan ang dapat mong gawin para maging maganda ulit ang takbo ng dugo ninyo, pati yung pakiramdam ng katawan ninyo. Okay? Tapos haluan nyo ng workout. Then, purpose. Unahin ang purpose. Importanteng hanapin yan. Lahat tayo meron yan. Tira mo nga ako, kasing tangkad ko ba si LeBron? Ha? Kasing taas ko ba tungan doon si LeBron? Ha? Kasing bilis ko ba si Usain Bolt? Kasing galing ko ba mag-rap si Eminem? O, di ba? Hindi, di ba? Pero, eto, dito, kaya ba nila to? Kaya ba nila akong talunin dito? Kaya ba nilang gawin yung mga ginagawa ko? Imposible. Kasi design ako for this. Yun lang kailangan mong hanapin. Hanapin mo yung bagay na ibinigay sa'yo ng Diyos. At tingnan mo kung bakit ito ang dapat mong tahakin. Then kung titingnan mo ang buhay mo, makikita mo na simula pala noon, dito ka dinadala ng Diyos. Kaya nga binigay niya sa'yo yan. Yan lang ang kailangan mong gawin. Hanapin mo yan. Dahil pag nagawa mo yan, mismong buong mundo o mga tao sa paligid mo ang lalapit sa'yo. At pag lumapit sila sa'yo, makikita mo na importante ka pala kasi meron ka palang pakinabang sa mundo. Yun ang kailangan mong hanapin dahil wired tayong mga tao dyan pagdating sa purpose. Lahat tayo meron. Ang di nga lang tayo wired, mahanap ito. Trabaho na yun. Tandaan nyo, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Okay? Kaya dapat alam mo kung ano ang gagawin. Hanapin mo yung purpose na yun. Napaka-importante yan. Baka pala, let's say, mabilis kang ano, o magaling ang memorya mo. O diba? Kunyari, magaling ang memorya mo. So, pwedeng gamitin yung memory mo na yun. Hanapin mo. Anong klaseng purpose meron? At paano ko gagamitin tong talent ko para maging purpose ko? Kailangan ka mag-contribute sa society. Whether you like it or not. Because we are wired sa bagay na yan. Kailangan mo mag-contribute.
Okay? At kailangan, pag nag-contribute ka, alam mo kasunod niyan, since may passion ka doon, dahil nga gusto mong bumawi sa ex mo, di ba? Yung pakiramdam mo ngayon na gusto mong ibigay sa ex mo, na gusto mong ibawi sa kanya dahil nga hiniwalay ang kanya, doon mo ngayon ibuhos yung passion na yun. Doon mo ibuhos yung time, yung effort, yung attention, yung energy, doon mo ngayon ibuhos lahat yun. Doon mo ngayon ibuhos yun. Dahil kung gagawin mo yun at doon mo maibibigay yun sa purpose mo, sigurado magiging successful ka. At kung naging successful ka, money will come along. Dadating ang pera. Susunod yan. Parang ginawa ko, alam nyo ba? Ito, ilabas ko tong YouTube channel na to. Last April lang. Wala akong ginawa, kundi ilabas ko lang yung mga story ng buhay ko, story ng mga naranasan ko, female nature, tapos yan. Andito lang kayo lahat. Hindi na kayo dumadami. Diba? Kasi, naniniwala kayo na yung ginagawa ko ay legit. Dahil nga, pinaghirapan ko to. Dahil nga, binuhos ko dito yung passion ko. Yun ang gusto kong gayahin ninyo. Dahil pag ginawa mo yan, yung mga oras na wala kang ginagawa sa buhay mo, at since busy ka sa trabaho mo at sa purpose mo, mapupunan na ngayon yun. Lalo na ng purpose mo. Dahil nga busy ka. So imbis na isipin mo siya, dahil wala rin naman talagang kwenta, isipin mo, wala siyang pakialam sa'yo, hiniwalay ang kanya. Wala na siyang pakialam sa'yo kung anong mangyayari sa'yo. Kahit nga nung nag-COVID-19. Di ba? Tapos una, yun pa yung kakaisip sa kanya. Sa kanyang pa-spend yung oras, attention, energy mo. Hindi ba napaka-fucked up nung ganun? Ang tanga mo pag ginawa mo yun. Well, tanga ka naman talaga. Pero ayusin mo para hindi na ulit maulit sa'yo. Dahil pareho tayo naging tanga. Okay? Kaya this time, hindi ka na magiging tanga. Gawin mo yung mga sinabi ko sa'yo. Dahil yun ang way para makalimot ka. Enjoy your life. Spend your money and time the right way. Remember, health is wealth. Or never forget that health is wealth. And always be improving. Okay? Keep on improving. Keep on chasing for excellence. Dahil kailangan mo ma-reach ang tunay mong potential dito sa mundo. Hindi mo lang kilala ang sarili mo dahil nga mas nakatutok ka sa ex mo. Na dati nung kayo, sa kanya ka rin nakatutok, kaya nga, ex na kayo. Okay? Kaya ngayon, may time ka para unahin ang sarili mo, pataasin mo ang value mo, dahil pag dumating ang araw na nagawa mo na lahat ng mga dapat mong gawin, hindi lang isang katutak na tao ang magkakagusto sa'yo, pati yung putang inang ex mo, maniwala ka sa akin, kukontakin ka ulit, maibalik ka lang, at mapatawad mo siya. Trust me. I appreciate the love. Like, comment, subscribe. Holla back.